hindi raw bayad sa mga taga-suporta kundi ayuda ang ibinibigay sa ilang taga-suporta ni Bongbong Marcos sa Nueva Ecija. Yan ang idinepensa ng mismong governor ng probinsya. Yan at ang iba pang balita sa kampanya sa report ni Mon Gualvez. Kitang-kita sa video na ito ang pag-aabot ng sobrang sinasabing may lamang pera sa ilang BBM Sara supporter sa Santa Rosa, Nueva Ecija nitong Martes. 500 pesos daw ang laman yan. Makalipas ang dalawang araw, nagpaliwanag si Nueva Ecija Governor Aurelio Umali. Nagkataon daw na namimigay sila ng ayuda nung dumating ang unit team sa Santa Rosa. Sinabi yan ni Gov Umali sa isang Facebook Live na burado na ngayon. Nanindigan naman ng Partido Federal ng Pilipinas ni Bongbong na disiplinado ang kanilang partido. Hindi raw nila gawain ang bumili ng boto. Ang COMELEC, pinatitignan na raw ang umano'y vote buying sa Nueva Ecija. Hihintayin namin yung formal complaint so that there will be a formal investigation in case. At this point, lahat po kasi ay allegation. Pinaratangan din ang ilan na vote buying si Senator Manny Pacquiao. Meron daw kasing nagpapa-fill up ng form sa Bulacan para raw sa libreng pabahay. Diretsa niyang sinagot ng senador sa programang Ted Filon, DJ Chacha sa Radyo 5. Hindi po vote buying yan dahil kasama po yan sa programa natin. Hindi naman po sariling pera natin ang gagastusin pagdating ng panahon, kundi yung pera ng ating gobyerno. Kamakailan lang, inakusahan ding bayaran ng mga supporter ni Vice President Lenny Robredo. Pero itinanggito mismo ng kakampings at ng kampo ng Vice Presidente. Ngayong gabi naman, dinagsa ang grand rally ng Lenny-Kiko tandem sa Zamboanga City. Nag-motorcade naman sa kabangkalang Negros Occidental si Mayor Isko Moreno. Muli niyang sinabing dadalo siya sa COMELEC debate at muling nagpatutsada sa kandidatong hindi umaattend sa mga debate. Bakit ko i-hire ang isang bagay na hindi naman nag-a-apply? Hindi naman siya nag-a-apply eh. Ayaw niya. Oh. So kung ako botante, hindi kita iboboto. Ang isa pang presidential candidate na si Ernesto Abella nangampan niya sa Iligan City. Ibinahagi niya sa mga pastor ang kanyang mga plataporma kaugnay sa ekonomiya, paglaban sa korupsyon at droga. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.